Hi guys. Sige lang guys, antay lang tayo ng ano, live audience sa mga idolo natin. Sige, shout out sa mga idol natin. Ayan, ang topic natin ngayon, sorry medyo na-late mga Lodi Geeks, may ginawa lang. Sige, antay lang tayo mga idolo. Topic natin is Bernoulli Differential Equation. So shoutout sa mga idol natin guys, pwede nyong i-share yung live natin as well as tap Gugilas. Shoutout kay Few underscore Pi, shoutout kay Jigs underscore 18. Sir, ba't na-late ka? Kasi Lodi Geeks, nanood ako ng Gilas tas may tinapos pa ako. Sorry sa mga idol natin, na-late tayo ng 1 hour. Anyway, mag-solve lang tayo dito kahit mga 4 problems para at least may guide kayo. Lalo na dun sa mga magte-take ng mga quizzes, exams this week. Regarding differential equations na Bernoulli. Okay? May homogeneous na po ako sa channel ko, Sir Spencer Pantoja. Panalo Gilas, comeback win. 20 points down. Oh, solid no, Lodi Geeks. From 20 points down ang Gilas. Isang beses lang tayo nakalamang, tas clutch pa. Ayan. Sir, demerit ka late. Okay lang, Lodi Geeks. Sige lang. Sige guys. Patap na lang yung screen, tsaka pa-share. Eh. Pwede lang, mga idol. Pa-share na lang nung live natin. Para makapag-solve. Nag-homo na tayo, idol. Litiyok. Heat transfer, hindi idol ko direct eh. Hanap tayo ng mga ME, Lodi Geeks. So kaya ng KMN. Sir, na-upload na po ba yung exact linear and integrating factor? Yung exact tsaka linear na-upload ko na, Lodi Geeks. Shoutout kay Joshua. Hello sa mga Lodi Geeks natin. Ayan. Yung integrating factor, hindi pa ata. Yung determination of IF, hindi pa ata. Okay, sige guys. Sige, okay lang kung konti na lang yung ano natin. May sariling formula ka po sa ganyan, Bernoulli. Hindi naman, Lodi Geeks. Yan lang yung pinakaginagamit, yung magic substitution. Okay, Newton's Law of Cooling. Hindi ko alam kung kailan, idol. Pero meron ako sa channel ko, pwede mong gawing guide if ever lang. Okay. Sige guys, comment if gusto nyo na pong mag-start. Sige, comment lang mga idol if pwede na tayo mag-start. Sa mga Lodi Geeks natin. Kahit sige, kahit konti lang naman yung viewers, okay lang yan. Wala namang problema kay Sir IJ. Okay, sige. So, shoutout sa 40 plus. Kanina, nasa 100 plus. Pero okay lang yan, sige. So, bali, meron tayong Bernoulli differential equation. Sir IJ, pero tuwing kailan po ba natin na masasabi na ang isang differential equation is considered as a Bernoulli type? So, meron tayong, di ba naalala nyo yung sa linear? You remember or you recall yung linear natin na dy over dx plus p of x of y equals q of x. Pag ito tinanggal nyo mga idol, linear po yan, di ba? Mga Lodi Geeks. Kunyari, tinanggal nyo yan, that is a linear, a differential equation, first order linear DE. However, paano Sir IG kapag naglagay tayo ng y raised to n such that n is not equal to 1? So ano ba mangyayari dyan Sir IG? So magiging ano na siya, Bernoulli differential equation. Sir IG, bakit tayo may consideration na n must not be equal to 1? Kasi kapag yung n mo naging 1, mga idol, it can be classified as a separable differential equation na. Variable separable na siya. Pag naging 0 naman yung n natin, that is considered as a first order linear DE. However, pag meron siyang exponent not equal to 1, automatically that is considered as Bernoulli. Okay? So anong next natin, Sir IJ? Meron tayong tinatawag na magic substitution. So pinaka first step, kailangan muna nating ma-identify ano yung n. Pag na-identify mo yung n, lalagay mo siya dito, guys. Ito napaka-critical nito, ah. This one is very critical in Bernoulli. The z equals y raised to 1 minus n. Although I know some of you are using the techniques na yung tinuro ng mga professors natin, pero galing lang din naman yan dito. In which yung n natin is yung dito, tapos isiset mo siya as another variable, and then what happens next is this will be reducible to linear differential equation. Okay? Ay, wala akong Lodi Geeks, wala akong book na gamit ngayon, sorry. Pwede na ba tayo mag-practice mga idol? Can we now practice some problems? Mga idol? Sige, comment if pwede na tayo mag-practice ng mga problems.
Ayan, sige, sige. Okay, try natin ha. Guys, please, pwede nyo screenshot muna. Pwede nyo screenshot sa mga gusto mag-screenshot. Pwede nyo screenshot para at least may guide kayo as we go along our several problems para may idea po kayo. Okay? Sige guys, let's go. Sir, pwedeng gamitin, pwede gamitin yan. Kapag Bernoulli idol. Okay, sige, game. Okay na tayo ha, mga idolo. Okay, number one. So what we have is y prime equals y minus x cube. Ay, sorry, it's not x cube. It's xy cube. Para makita nyo pa paano yung flow ng solution. Siyempre, nandito naman si Sir IJ to guide each and every one of you how to do the Bernoulli type ng differential equation. Kaya much better, makinig po kayo if ever na nahihirapan kayo or you can, pwede kayong sumabay sa akin as we go along dun sa problem natin. Okay? I-upload ko to Jambi sa YouTube channel. Oh, shoutout kay Aaron Barcelo. Ano to? Trial and error, Lodigix? Shoutout kay Cheer. May anak na si IG. Wala pa ay dun. Wala kang bebe. Anak pa. Okay, so anong gagawin natin? So first thing, kailangan natin siyang i-reduce sa ganito. Yung y prime, pwede natin siyang gawin na dy. Okay, magiging ano to? Dy over dx minus y equals x, sorry, it must be negative x, y cube e raised to negative 2x. So ito guys, naalala niyo yung form kanina, pwede ko ba itong i-rewrite as this form? Burahin ko lang ha. Guys, parehas lang ba ito sa ganito? Sabihan niyo ako kung mali si Sir IJ ha. Parehas lang ba ito? Okay? So, are these two the same? Uy, 900 viewers, ba't biglang dumami? Thank you, mga idol. Guys, parehas lang ba to? Ito, tsaka ito. Are these two the same? Sa mga Lodi Geeks natin. Thank you, Ross. Sa mga Lodi Geeks natin, antayin na lang tayo nang may mag-send ng layon. Hindi, joke lang. Charot lang, mga idol. So, ito yung magiging form natin. So, ano value ng n? Sa mga idol natin, sa mga nakikinig kanina, what will be the value of n here? Anyone? Thank you, Chris. Shoutout. Thank you, Ras, for the coffee. Okay, the correct answer is 3. Shoutout kay Spencer Pantoja, kay Lawrence. In Chinese yung pangalan, kay HH, kay Dabo. That's correct. Kay dot, dot, dot. N is equal to 3. So, what you can do is pwede nyo munang identify yung value ni N, tapos yun yung gagamitin nating magic substitution. So, since N equals 3, so notice, lagay muna natin dito, notice, Sir IJ, that n is equal to 3. Okay, thank you, real underscore Chris. So what happens next is that if n is equal to 3, that is z is equal to y raised to 1 minus n. Ito yung magic substitution po natin, ha. Okay, so kay Forsaken Idol, parang kinocomment mo pa yan kanina kay ano, kay Engineered Math. Oh, hindi tayo calculus, Lodigix, pasensya ka na. Differential equations po tayo. I'm really sorry. So that is, yung n natin is 3. So we have z equals y raised to 1 minus 3. So what you have is z equals y raised to negative 2. Okay? So negative 2. So hindi po tayo differential calculus for second. Sorry, nakita ko kasi comment ka ng comment kanina pa kay ano, Engineered Math. So sana sinagot ni Sir Jason yun, kasi differential calculus naman yung topic niya. Anyway, so how do we do this right now? Yes, yung n yung degree bond nung y. Lodigix, kasi dy over dx linear in y, titignan mo yung degree nung y dun sa right side natin, yung kasama ng q of x. Yung sinulat ni Sir IJ kanina. Okay? So ano na mangyayari? Sir, paano mo po usually ma-indicate na Bernoulli yung given? Kapag ginawa mo siyang dy over dx, tapos nagkaroon ka ng parang multiplier na p of x, yung binigay ko kanina, mga idol, hh. Sige, lagay ko dito ulit yung kanina. Di ba nilagay ni Sir IJ na kapag tinry mo kasi siyang i-reduce, kunyari hindi mo na-classify as
separable, homogeneous, o kaya exact. So, pwede mo siyang ilagay na ganito, plus p of xy equals q of x. Tapos, nagkaroon ka ng power ng n dito. So, saka mo siya pwedeng identify as Bernoulli. Kaya, it's a matter of practice, guys. Lagi kong uulitin sa inyo, kahit paulit-ulit tayo, every time na nagla-live tayo, the more practice, the more problems, mas solid yung magiging analysis nyo kasi mas madali nyo siyang ma-identify. That is the correct thing na kailangan nyong gawin. Mag-practice ng maraming problems. Siyempre, yung maraming problems na yun, dapat kada problem na sa-solve nyo. Kung hindi nyo man ma-solve, skip nyo muna for the meantime and then balikan nyo once na ma-solve nyo na yung ibang mga problems. Tapos yun, pag na-solve nyo na, edi mas magiging effective na or mas madali na yung way nyo ng pag-analyze. Thank you, Real underscore Chris. Ayun nga, kung pwede ko lang talaga itong gawin, moderator si Chair. So, anong gagawin natin dito, guys? Ano derivative nito? What is the derivative of this one? Sorry, may commercial. Ina-explain ko lang. What is the derivative? So, that's dz, right? Baba nung negative 2, di ba? Negative 2, y, bawas ng isa, dy. Thank you, R. Happy Teacher's Day din. Actually, mamaya-maya October 5 na. Alam ko October 5 yung World Teacher's Day. Happy World Teacher's Day sa mga Lodi Cakes nating teachers and professors. Guys, tama ba yung derivative? Thank you, Cheer. Thank you, Idol. I really appreciate that. Natutuwa ako kasi lagi kang nandito sa live natin. Sobrang appreciated ni Sir IJ yan. Kaya nga minsan, kung pwede ko lang i-control, gawin na kitang moderator. Okay, guys, naintindihan ba? Klaro po ba tayo dito sa part na to? Okay? So next, sige, okay lang mga Lodi Cakes, pabayaan nyo na yung mga troll. So anong gagawin natin dito, Sir IJ? So iko, stay put lang muna. Balik tayo dito sa ano natin, sa differential equation. Okay, shoutout kay Phil Rose. Happy Teacher's Day. So burahin ko lang to, guys, ha? So ang gagawin natin dito is ito, multiply natin, guys, both sides by y raised to negative 3. O kaya divide by y cube. Parang ganun lang din, eh. So what we have is divide or multiply both sides by y raised to negative 3. Bakit ganun, Sir IJ? Kasi kailangan matanggal yung may y sa right side natin. Para dumating tayo sa punto na hindi niya na tayo mahal. Hindi, joke lang mga nowadays. Para dumating tayo sa point na in terms of x na lang yung nasa key of x natin. Kasi the primary goal here is to make sure na yung right side natin will just be expressed in terms of q of x. Okay, thank you so much, Benedict Kuwa, for the Lodi Cakes, for the gift. Uy, hala, ano yung binigay ni Sir Benedict? Di ba sikat to? Thank you po, sir. Sikat na TikToker ata to, eh. So, ano nang gagawin natin? So, this will be y. Thank you, sir Benedict. Lodi Cakes yan, eh. Y raised to negative 3 dy over dx. Ilan ang y times y raised to negative 3? Diba? Si ano? Kilala nyo si Sir Benedict, diba? Sikat yan, si Lodi Cakes. Ano magiging ano nito? Y raised to negative 3 times y. Ilan to, mga Lodi Cakes? Yes, ECE po si Sir IJ, electronics engineer. What's this? What is y raised to negative 3 multiplied by y? Anyone? Okay, that's correct, Alain Fernandez. That is, thank you, Garena Andon, for the gift. Thank you so much, Idol. Ha? Sorry, ha? Ngayon ko lang napansin. So, y raised to negative 3 multiplied by y, this will be minus y raised to negative 2. Alright? Equals, itong y cube and y raised to negative 3 will be cancelled. Equals negative x e raised to negative 2x. Okay? Sige, differential equations tayo ngayon, trigger. Shoutout kay Engineer Bremvins. Guys, nagets po ba? Ulitin ko po, ah. Kung ano yung y raised to n na nasa right side natin, it must be eliminated. Tanggalin natin siya sa right side by dividing the both sides of the equation by that y raised to n. Kaya ang ginawa ni Sir IJ, minultiply ko by y raised to negative 3. Okay, thank you so much. Shoutout kay Engineer Loco. Okay, kahit ano namang math, Lodi Cakes, okay lang. Pero yung geometric sequence, di ko alam agad, eh, kung kailan ko madidiscuss. Pero kahit anong math, kaya naman ni Sir IJ. Walang problema dyan. Guys, naintindihan po ba ito? Are we all clear on this part sa mga idol natin?
before ako mag-proceed. Kasi syempre, first problem pa lang tayo, tapos di nyo na agad mag-gets. Tapos tayo dyan. Okay. Okay, thank you so much sa mga nag-respond. Thank you everyone. So, ano na next, Sir IJ? So, what's next is, notice na yung y raised to negative 3 dy here. Eto guys, nakikita nyo to? That is dz over negative 2. Guys, pwede ko ba siyang i-rewrite as dz over negative 2 equals y raised to negative 3 dy? Guys, tama po ba? A-upload ko sa YouTube, oh, LodiKicks, yung live na natin kaninang kagabi, in-upload ko na sa YouTube nung madaling araw eh. Yung exact natin kahapon. Guys, tama po ba si Sir IJ? Nilipat ko lang yung negative 2. So, from this case, tingnan nyo tong y raised to negative 3 dy. Diba? Pwede ko siyang palitan ng dz over negative 2. Okay? O ngayon, nag-auto-focus talaga siya, LodiKicks. Hindi ko nga alam bakit. Sa totoo lang. Pero next time, sige, try natin i-fix yan. I'm not yet sure din eh. Kumbaga wala siyang rectang autofocus na ano. Pero pag sa ano naman, kapag sa mismong nagre-record lang ako, okay naman. So this is dz over negative 2 dx. Okay, thank you. Ha, unders, thank you kay Ha for the gift, LodiKicks. I really appreciate po. So dz over negative 2 dx, yung y raised to negative 2 is z. So that is minus z. Okay? Equals negative x e raised to negative 2x. Okay? Shoutout sa'yo, ba't ngayon lang daw ako duman sa FYP ni Idol? Sorry, LodiKicks. Patawarin mo na si Sir IJ. Tama po ba mga LodiKicks? That will be our transformed linear DE. Shoutout kay Joe Lawrence Tobelio. Idol, good luck sa'yo. Nakasunod po ba? Guys, shoutout sa'yo. Ay, sino ba to? Puso lang kasi pangalan nito, Idol eh. Engineer 014. Shoutout kay LodiKicks. Engineer 014. Thank you, LodiKicks. Okay, so ano nang gagawin natin? Ito, multiply natin both sides by negative 2. Dahan-dahan lang ha. Guys, kumbaga, before ako mag-proceed, tandaan nyo kapag nagsosolve kayo ng Bernoulli, parang homogeneous din yan, medyo mahaba-haba din. Dahil sa mga substitution na yan. So, kailangan talaga bata kayo mag-solve. Marami kayo napapractice. Okay? Ganun lang po. Afrin tayo sa Facebook. Sorry, Idol. Di ko maalala. So, we have dz over dx. Dahil negative yan, magiging positive to. Plus 2z equals 2x e raised to negative 2x. Okay? Hindi, di ko alam mo, LodiKicks. Ano bang pangalan mo sa Facebook? Engineer 014. Baka pag binigay mo sa akin yung name mo, maalala ko. Kasi nakalagay lang dito yung ano mo. Pero guys, tama po ba? Naunawaan? Tungkol sa pag-ibig, di ko kaya yun, Idol. First problem pa lang naman tayo, Idol. May siguro mga 3 problems pa tayo after. Can we now proceed? Naintindihan? Is this linear now? Guys, are we linear now? Or is this linear now? Is this a first order linear DE? Thank you din sa'yo, Renmar. Okay, that's correct. This is a linear DE right now. Kasi dz over dx plus 2z, di ba? This is linear in z, right? So, ano na magiging integrating factor natin? So, the integrating factor right now will be e raised to the integral of this one. So, that's 2 dx. So, this is equal to e raised to 2x. Okay? So, yan na po. So, that is e raised to 2x, mga idolo. Tama po ba? So, ulitin ko ha. Paano naging ganyan, Sir IJ? If aalalahanin nyo po yung linear D, we have the P of x. P of x, tapos this is y. So, ginawa lang natin z kasi linear in z siya. So, that is e raised to the integral of P of x dx. Ayan, shoutout sa mga idol natin. I hope naalala nyo itong mga LodiKicks. So that is e raised to 2x. Tama po ba ang integrating factor natin? Kunaway mo sa exact DE. Uy, shoutout kay Diego na master na niya. So anong gagawin natin? So dahil ito na yung integrating factor natin, thank you Daniela777. Thank you LodiKicks. So we have the general solution as z multiplied by the integrating factor
equals the integral of q of x to x e raised to negative 2x multiplied by the integrating factor dx. Okay? Yes, taga-Monsay ako, Lodi Kicks. Batch 2007. Ayan. So, ito guys, ito yung integrating factor natin. Lagyan lang ng underline ni Sir IJ. Kasi linear siya sa z. So, z times if equals integral of q of x times if dx. Okay? So, ano na mangyari mga idol? So, what happens is, ganito na siya. So, we have, so, ano na mangyari dito? So, z, e, raised to 2x. Ito makakancel. Ano yung integral ng 2x, mga idol? Yes, sa YouTube channel ko, idol, meron. Uy, shoutout kay Eva. Sino kaya to? Kabatch ko siguro to or ka-schoolmate. Ano yung integral ng 2x? Correct. Galing nila Neslove02, kay Lee Tiok, kay Christian G, kay Few underscore Pi, kay Joe Tobelio, kay Andrew, ay hindi, wait lang, mali pala siya ito. Kay Real Chris. So that is equal to x squared plus c. Guys, ang tanong, tapos na po ba tayo sa solution natin? Is this the final answer now? Do you agree with Sir IJ? Final answer na po ba ito? O hindi pa? Okay, galing. Tama si Idol. Sino nag-comment? C, smiley. So, yung Z, ibabalik natin. Kasi yung Z natin, Sir IJ, y raised to negative 2. So, how do we do that? So, guys, pwede nyo muna screenshot. Sige, guys, sa mga gusto mag-screenshot, screenshot nyo muna before ko burahin yung upper portion. Sige, guys, paki-screenshot nga muna. Okay? Shoutout kay Ha. Hello po, Lodi Cake. Salamat po sa gift mo, Lodi. Thank you so much. So, na-screenshot na natin, ha? Burahin ko lang itong nasa taas, mga al-idolo. Kaka-live ko lang, idol. First problem pa lang. Burahin ko lang ito, ha? Yung nasa taas. Thank you, Margaret. Uy, thank you so much kay Margaret Cayen for the roses. So, anong gagawin natin? Itong Z, palitan natin ng Y raised to negative 2. So, lagyan natin ng arrow para makasunod po. So, we have y raised to negative 2 e raised to 2x equals x squared plus c. O kaya, pwede natin multiply both sides by y squared para ma-eliminate yung y. So, the final answer can be expressed as e raised to 2x equals y squared multiplied by x squared plus the constant c. So, this is now your final answer for this Bernoulli differential equation. Ito na po final answer mga idol. Ayan. Sobrang hihirap na ng mga math natin, idol. Yung pang grade 9 naman, kawawa naman si idol. Sorry, Lodi Cakes, ha. Pang engineering mo na yung tinuturo ni Sir IJ, patawarin mo ako. Okay, guys. Ito na po yung final answer sa mga gusto mag-screenshot. Let's go. Kuya, paano magsagot? Okay, meron pa tayong 3 problems, idol. Kalma ka lang. Can we now proceed to the next problem, mga idol? Thank you dun sa mga nagbigay ng gift kay Margaret Cayen. Tsaka kay Ha. Aerodynamics, idol, hindi ako aero engineering, sorry. Can we now proceed to the next problem? May Caltech po kayong tutorial. Wala pa so far, strawberry underscore jam. Pero pwede mong tingnan sa ibang channel. Can we now proceed to the second problem? Pang grade 1 naman, sige idol, 1 plus 1. Hindi, joke lang. Uy, thank you so much for the TikTok. Sino to? Si Ma'am P. Marsh. Hello po. Thank you so much, Ma'am, for the ano. Ex-Brina, salamat sa roses. Can we now proceed second? Daming roses niya na, idol, ah. Sasabihin niya nung sa AI, thanks for the rose, thanks for the rose. Ang bango-bango. Grabe, nung sisipag nila. Actually, minsan maaawa ka na lang din dun sa mga idol natin na gumagawa nun. Kaya lang kasi yung iba, ewan ko. Yung parang hindi bagay din sa iba. Pero syempre, hindi natin alam yung personal reasons nila for that one. So, respect na lang natin. Yes, easy po, Kia. Electronics engineer po si Sir IJ. Okay, let's now proceed to number 2.
Sige, tingnan natin given natin. So, we have dy over dx. Okay, so medyo ano muna siya, medyo given yung ganitong form plus 4y over x equals x cubed y squared. Salamat po sa mga nagbibigay. Thank you, Rojusan, for the finger heart. Homogeneous Joe, tapos na tayo nung nakarang araw, idol. Check mo na lang din sa mga, sa channel ko. Sa mga naghahanap ng channel ko, guys, ay si James Maling po, ah. Check nyo na lang po yung mga previously live TikTok natin. Nandun naman po naka-upload po lahat. Okay? Thank you, Justin Cadasio. So, guys, sa tingin nyo, anong klase ng differential equation to? Anyone? Sa mga live audience natin? Kung walang y raised to into idol kay Prince 101, that is just a normal linear differential equation. Gamitin mo yung linear natin, yung recta integrating factor. If you don't have this expression, so you have to ensure na ang gagamitin mo is yung first order, the FOLDE, first order linear differential equation. Okay? So kapag magiging separable siya, if ano naman siya, if equals yun na 1, separable na yan. Yes, ipopost ko ulit Miss Bayan Lodi Cakes. I will post this po sa YouTube channel ko later. Okay? Separable, marami na rin ako, Idol Joe. Sorry ah, medyo late ka na. So, una kong tanong, what is the value of n here? Anyone sa mga live audience natin? Thank you, Jan Riz, ni Pumuseno. What is the value of n? Anyone? Okay, that's correct. Kay Banana Me. Banana Me out 1. Kay Spencer, kay Citronerd, kay Phil Rose, kay Cedric, kay Avery, that's 2. Diba yung n natin can be determined by looking at the exponent of n or of y in the right side of the expression or of the equation. Nasa right side natin, x cubed y squared, dahil linear siya sa y, tingnan natin yung exponent ni y. Kasi possible din naman na maging Bernoulli DE siya na linear sa x. Ang titingnan mo namang exponent, yung exponent ni x. Possible yun, guys. For sure, baka maka-encounter din kayo nun. Pero for the meantime, balikan muna natin yung process paano mag-solve nito. Kasi kailangan ma-master nyo muna yun before kayo mag-proceed sa ibang cases. Kasi same lang naman ang application eh. It's a matter of yung paano mo siya ipaprocess na kabisado mo yung gagawin. Okay? So ano nang gagawin natin? Thank you, Pogi. Sabi ni Idol, solid content. So anong gagawin natin, Sir IJ? So if we have now n equals 2, so the magic substitution, we have z equals y raised to 1 minus n. So that is equal to y raised to 1 minus 2. So you have z equals y raised to negative 1. Okay? Shoutout kay Ma'am Lynette. Thank you so much sa pagdaan. Sir IJ, yung FB na, sa FB na pabalita. Ha? Anong FB idol, John Leonard? Ah, yung sa 24 oras. Okay. So ano differential nito, guys? Magic substitution po yun, okura yung, kasi baka na-late ka lang ng dating idol, may tunuro si Sir IJ kanina dun sa start ng live natin. Ano derivative nito? What is the derivative? Shoutout kay Khalid, okay lang yung Lodi Cakes. Ano derivative ng y raised to negative 1? Prince Kulang? Thank you, Ma'am Lynette Rain Merino. Hello po, thank you so much, Lodi. Ano derivative ng right side? Anyone sa mga live audience natin, applying the power rule, that's correct, Prince 101. It must be dz, finally idol, nakuha mo na, equals baba nung negative 1, the power rule, and then bawas ka ng isa sa exponent, so that's negative 2, dy. Okay? Thank you, Trixie Drew 09. Thank you so much po for the commendation. So ano mangyayari niyan? So we have dz, simplify natin yung negative 1 dahil negative na lang. So gawin mo na lang negative y raised to negative 2 dy. Alright? Shoutout kay Marvelous Cab. Thank you po. Hello po kay Marvelous. Uy, si ano to ah? Kilala ko to, si Maril pala to. Tropa business Sir IJ. So what will happen? What will happen here, mga idol? So what will happen here is, gagamitin natin to para ma-eliminate muna siya sa right side. So anyone, meron ka bang kakilala na walang background sa math pero nag-engineering?
Marami-rami din, idol. What is the first step? Okay, both sides. Ano gagawin natin dyan, Leonard? Kamusta ka na, Maril? I hope you're always okay. Keep safe, Lodigs. Multiply by? Anong gagawin mo, Okra? Multiply by? What is... Or okay, multiply or divide by ano? Anyone? What is the first key step? Ayan, nakuha ni Idol Neslove. Shoutout kay Neslove02 and kay Banana Meowth 1. That's correct. Multiply both sides by y raised to the negative 2. Okay? Para mawala po siya, mga idolo. Okay? So what will happen, Sir IJ? So upon multiplying, so y raised to negative 2, you have dy over dx, right? Plus, what happens here? Ilan ang y times y raised to negative 2, mga idolo? Anyone sa mga live audience natin? Ako, basic algebra lang yan. Pag yan, hindi nyo alam, tapos ang problema. I mean, tapos ang buhay sa engineering. Okay. Okay, thank you. Maril, thank you. Lodigix yan si Idol. So that's correct, y raised to negative 1. Si Okra tama, si Angelito. Pinapahaba mo lang, Idol. Hala, sorry, Ayeng, ha. Kaya ako po pinapahaba kasi kailangan ma-explain ko pong maigi. If hindi mo ma-appreciate, it's up to you. Mahalaga marami naman nakikinig. Anyway, shoutout pa rin sa iyo, Ayeng. All over x equals x cubed. Okay? Guys, tama po ba yung pag-simplify ni Sir IJ? Mga idol. Yes, may mga other ways actually. Pero ito yung pinaka-common na ginagamit natin. Meron, yung may substitution, may ibang method pa yan, mga Lodigix. Pero for the meantime, yung pinaka-common muna yung gamitin natin. Para may idea lang kayo. Okay? Okay lang yan, Lodigix. At least napag-aralan mo, Bulundoy. Okay, that's correct, John Leonard. Okay, that's correct, Phil Rose. Kailangan natin yung mahaba. Thank you sa nag-give, ha. So, anong gagawin natin? Itong y raised to negative 2 dy, agree po ba kayo na if we multiply both sides by negative 1, this will become negative dz. Negative dz equals y raised to negative 2 dy. Okay? Tama po ba si Sir IJ? Do you agree? Okay, good job. Shoutout kay Greg Nishimoto. Thank you so much, Idol. So, this one will be substituted as negative dz, okay, over dx, plus this y raised to negative 1 will be substituted as z over x equals x cubed. Okay, shoutout sa iyo, Idol. Sino to? Shoutout kay Delenaku999. Hello, Idol. Shoutout sa iyo. So, guys, tama po ba? Do you agree with the substitution na ginawa ni Sir IJ? Thank you, Prince101, for the 5 coffee. Shoutout sa'yo, John Michael Sylvester, kay Idol. Magaling din yan sa mat. Okay. So, bago mo siya gawing linear, kailangan make sure na positive muna ito, ha? Oh, linear siya, Idol, pero make sure na maging positive muna to. So, multiply natin both sides by negative 1. So, you have dz over dx. So, lagay natin yung process, ha? Para at least, baka sabihin nyo mabilis. So, multiply both sides by negative 1. Minus 4z over x equals negative x cubed. Shoutout kay Jason. Hello, Loudigix. Shoutout sa'yo. Yan, linear na siya. Kailangan lang positive po yung ano natin, ha? Just ensure na positive po yung nasa left side natin, yung dz over dx. Okay? Mr. Copy ko, kaya tumigil ako sa pag-aaral kasi ito ang ayaw ko. Pero ngayon nakikita ko na para matuto ako. Good luck sa'yo, Idol. So, anong nagiging integrating factor natin dito? Shoutout kay Lay Rami Kendall. Hello, Idol. Okay, so what happens here is, yung integrating factor natin is equal to e raised to the integral of negative 4 over x dx. Thank you, Arvin, for the ice cream. Tama ba, mga Lodigix? Diba ito yung coefficient ng z, negative 4 over x. Am I correct po? Guys, si Sir IJ correct, kasami yung negative. Copy yan, carry over yan. Okay? That's correct, Prince. Ang galing ni Idol. That's negative 4 ln of x. So, this is e
raised to negative 4 ln of x, in which applying the power rule of the logarithms, so this is e raised to ln ng x raised to negative 4, and makakancel natin itong ln tsaka e, kaya ang magiging integrating factor natin is x raised to negative 4. Okay? Tama ba mga Lodi Cakes, x raised to negative 4 yung integrating factor natin? Do you agree with Sir IJ? Guys, kapag may violent reaction, just let me know so that we can address the things na nakukonfuse po kayo. Siyempre, kaya nga tayo nandito. As much as possible, Sir IJ will try to, to clarify all those confusions and your agonies. Okay, so tama naman pala. So, nag-agree naman yung mga idolo natin. So, guys, sige, pwede nyong screenshot sa mga nagtitake down note agad. Or sa mga pwede naman makapag-antay, upload ko naman sa YouTube channel ko. Okay? So, ano na next natin? So, what happens? Okay? Yes, meron na akong differentiation of transcendental sun. So, burayin ko lang itong mga Lodi Cakes, ha? Sige, burayin natin to. So, yung integrating factor natin is x raised to negative 4. Paano po yun, paano nyo pa naalala yan, sir? Second year pa ata yan. Actually, 2010 ko pa ito huling inaral, eh. Pero ayun, wala lang. Kasi naman, lagi ko naman nagagamit. Ewan ko. Nagagamit ko siya sa pagtuturo ko sa YouTube, sa mga tutorials ko. Marami kasi akong ganong sideline. Although may main work ako. Okay, so anong mangyayari, Sir IJ? X raised to negative 4. So this will now be Z. X raised to negative 4 equals integral of Q of X, that is X cubed, multiplied by X raised to negative 4 dx. And this is our integrating factor. Alright? Tama po ba mga Lodi Cakes? Guys, pabayaan nyo lang yan si Ohio, ah. Nanditrip lang ata yan. Okay. Okay lang yan guys, pabayaan nyo si Ohio. Ano idol, bakit hindi negative 3? Negative pala, sorry. Nakalimutan ni Sir IJ, negative. Thank you. Negative idol. Diba guys, negative po siya, so negative po. So, ano na mangyari dito? So, we have z, x raised to negative 4 equals the integral of negative 1 over x dx. Sarap mo kaltukan, Ohio. Shoutout kay Esteban, loko-loko to sa idol. Lodi Cakes ka. Guys, tama ba? X cubed times x raised to negative 4 is x raised to negative 1. Kaya lang, kapag ginawa mo siyang positive exponent, magiging 1 over x. However, kineri over ko lang yung negative sign. Tama pa mga Lodi Cakes? Yes, i-upload ko kento. Yung kagabi kento na-upload ko na kaninang madaling araw. For you, Lodi Cakes. Okay? So, ano nang gagawin? Ano integral nito sa mga idol natin? What is the integral of negative 1 over x? Napakadali. Okay, that's correct. Nezuko, good job, idol. Yung non-exact, sige, one of these days, idol, we'll try our best. So, we have z, x raised to negative 4 equals negative ln of x plus the constant c. Okay? So, anong gagawin natin dyan, Sir IJ? So, ano yung ginamit nating z kanina? Naalala nyo pa ba? What is yung c na ginamit natin? Shoutout kay Burbs na nakapasa noong April 2023. Thank you, Lodi Cakes. Shoutout kay Burbs, Engineer Lodi. So, ang gagawin natin, di ba yung in-assume natin, z equals y raised to negative 1. So, pwede naman natin gawin, ibaba muna natin to. So, that is 1 over y. Kasi y raised to negative 1 yan eh. So, that is 1 over y times, ang x raised to negative 4 is 1 over x to the 4th. Equals negative ln ng x plus the constant c. Okay, shoutout kay Van Antonio. Hello, Lodi Cakes. Shoutout sa'yo. Magagamit ba yun sa trabaho? Actually, idol, hindi. Kaya lang, as engineering student, kailangan din. Magagamit to siguro kung yung mga applyan mong trabaho is talagang nanununog ng utak, like yung mga programming, o kaya may mga system na kailangan ng mga differential equation, Laplace transforms, mga ganun. Sa analysis, agree ako kay Phil Rose. Kaya napaka-importante rin na aralin to kasi yung analysis natin na enhance. So guys, agree po ba kayo dito? Comment po.
Shoutout kay Ma'am Ina. Sorry po, Ludigix. Ang ano po natin, ang content po kasi natin, Ma'am Ina, is more on education. More on math contents po. Okay, so we have now, cross-multiply na lang mga idolo. So we have now our final answer equals 1. So 1 times 1 is 1. So y times x to the 4th, so that's x to the 4th y equals x to the 4th y multiplied by, pwede naman natin itong i-rearrange as c minus ln of x. So ito na yung final answer natin. Ayan ang mga load. Ayan, sige. Take note mga idol. Hala, hindi po mamina, wala pong bobo sa mat. Okay? Next item na ba mga loading x? Ito yung final answer natin na 1 equals x to the 4th y multiplied by c minus ln of x. Sir, yung iba po pinapahanap pa yung family of solution. Depende banana kung ano, kung may value yung x and y mo. Especially, kunyari, particular solution siya. Bigat ng trip mo, boss. Oh, loading x eh. Kailangan ano, utak ang puhunan natin dito. Okay? Can we now proceed to the next item? Mga Lodi Geeks, can we now proceed to the next item? Medyo mahirap ng konti. Uy, thank you so much, Okra. Paano po if yung way nyo po sa solving mabilisan? Paano mabilisan, Phil Rose? Okay? So, next problem. What if ganito na yung problem natin? I will just erase this one. Third problem na tayo mga Lodi Geeks. Arbitrary elimination Lodi Geeks. Tapos na po tayo dyan sa live. Pwede mong i-rerun yung live natin or yung mga nasa differential equations playlist natin sa channel. May YouTube channel ako Lodi Geeks. Pwede mong balikan. Thank you Prince 101. Nung way ko, ito rin filters. Ito rin ginagamit ko. Pero pwede ko ituro yung ibang way sa susunod. O, kasi kailangan kong balikan eh. Ito lang yung pinakanatandaan ko kasi kumbaga ang sa akin kasi before ako mag-proceed sa next problem, ang sa akin kasi marami akong alam na method. So if ever may makalimutan man akong isa, dalawa dun sa mga methods na yun, may alam pa rin ako paano siya gagawin. Ayun po. Thank you kay Mr. HM.14. Thank you idol. Okay. Ship solve naman po. Ano yung siniship solve natin dyan banana? Okay, number 3. What if ganito yung given natin? We have 6y prime minus 2y equals xy to the 4th. Okay? Using linear first order. Anong linear first order? Guys, paano natin ito gagawin? Anyone? Guys, pabayaan nyo si Ohio ah. Nantitrip lang yan. Puro sasakyan yung gusto ang putik. Engineer, anak ko yan, inaaral niya. Kanina, sayang, sana napaaga ka. Thank you po, mas unknown code, Lodi Geeks. Nakamute ba ako mga idol? Di ba hindi naman? Baka Avril, hindi mo lang na, ano. Namute ba ako mga Lodi Geeks? Wait lang. Naririnig niyo pa ba ako? Sige, antayin ko nga muna mga Lodi. Can you hear me pa ba? Wait lang. Ah, rinig naman ako. Kinabahan ako. Kala ko hindi nyo ako naririnig. Oh. Ako yung kinabahan mga Lodi Geeks. So, grabe hawa ko sa puso ko. Char. So, ayan. So, anong next mga Lodi Geeks? So, una natin gawin. Divide natin. Design subject idol. Hindi kasi ako CE. Easy sir IJ. So, first thing, pwede natin i-divide both sides ng equation by 6. Okay? Tropa ko sila, Joy. Oo naman, naalala na kita, Jorik Tagatores ka nga pala, Lodi Geeks. Ayan, barang nasa ibang bansa na nata kayo, Lods, no? Antayin na lang natin yung corgi ni Sir Jorik. Charot. Hindi, joke lang, RN yan, registered nurse ata. So, first thing, divide both sides by 6 or multiply by 1 over 6. So, we have y prime minus 2y over 6 equals xy to the 4th all over 6. Okay? Guys, tama po ba? Tama ba mga Lodi? Yung bracket lang alam ko.
So what happens is simplify po muna natin, simplify everything and let y prime be dy over dx minus y over 3 equals xy to the 4th all over 6. Okay? So next step. So what is the next step? Anong negative yung 4? Positive yung load of kicks, ha? Sa given natin. So ano yung value ng n natin? Sir, may negative 4 sa taas. Wala, walang negative, idol. It's positive po. Carlo Potestas. Okay? So, n equals 4. That's correct. Citrone. Citrone nerd. Keynes love. So, we have n equals 4. So, the thing that we have to use is z equals y raised to 1 minus 4. So, you have z equals y raised to negative 3. Okay? Thank you kay non-professional Lodigex. Thank you. Anong derivative nitong y raised to negative 3? Anyone sa mga Lodigex natin? Shoutout kay Tristan No Idol. Ano derivative nito? Oh, bull, anong pinaglalaban mo Lodigex? Di ko naman nilagyan ng positive. Ano derivative? Yes, the value of n can be negative naman. Mga Lodigex. Basta hindi lang siya maging equal sa 1. Sa mga nagtatanong if n can be negative, absolutely yes. Okay? Ah, okay. Sorry, Bull. Sorry, Lodigex, ha. Shoutout. Ah, yung nag-comment. Thank you, Bull, for the clarification. So, what is the derivative of 4 raised to negative 3? Thank you, Idol Bull. Pasensya na. Ano derivative ng right side? Y raised to negative 3? Mga idol. Anyone from our live audience, what is the derivative of y raised to negative 3? So that we can proceed. Di ko alam eh, paano ba mag-mute dito? Ang kulit nito na yan ay Ohio. Okay, so baba ng negative 3. Wait lang, hanap tayo ng mga magko-comment ng tama. Rusty, hindi yan. Ting, hindi rin eh. Anyone from our live audience, sa live viewers natin, how do we differentiate the right side of the equation? Dz equals, shoutout kay Ma'am Salad, alam niya na raw bakit nag-abogado siya. Tasha, nice try, pero mali po. Anyone sa mga live audience natin, what is the derivative of 4 raised to negative 3? That's correct, cm. Good job, cm. Okay, so baba ng negative 3. So that is negative 3y raised to negative 4 kasi bawas ng isa. Ayan po. Nakikita yung comment mo ngayon, Angel, ang hilito. So negative 4 po siya, negative 3y raised to negative 4 dy. Okay? So what's next, Sir IJ? Anong next natin dito, mga Lodigeeks? Nakikita ko yung comment mo, Sai, Kento. Sorry ha, baka hindi ko na ano lang. Baka hindi ko lang na shoutout kay Tan Baldo. Lodi kay isa, hindi ko ata napansin. Nalalina, mangkulit kasi ni Ohio, mga Lodi kay Shake. Kick nga natin yan. Hindi, joke. Shoutout kay Notice Me. Hello, Lodi kay. So, ano next na mangyayari dito, Sir IJ? So, looking at this one, so, we will multiply this by y raised to negative 4. Tama po ba? That's correct. Real underscore Chris. Hindi lumabas yung tamang comment. Ang kulit kasi ni ano eh. Visible ka, Toby. Okay. So that is, magiging ganito na siya. Lagay natin dito. So y raised to negative 4 dy over dx. Y raised to negative 4 times y. So that is minus y raised to negative 3 over 3. Galing natin to pampagulo. Equals x over 6. Okay? Okay guys, nakakasunod pa po ba? Tama po ba ginawa ni Sir IJ? Yan yung maraming bagsak, Sir IJ, kaya nanggugulo. Grabe, ang hard naman ni Idol Kento. Kumain na ako, Lodigix. So, anong next natin? Itong y raised to negative 4, pwede nating isolve galing dito. Okay? So, ito na guys. From this, we can conclude that so, we have dz over negative 3 equals y raised to negative 4 dy. Tama ba guys? Do you agree with this one?
Deformable, hindi kasi ako si Ilo, Dix major ng si Ian eh. Although dati parang alam ko siya kasi nagkaroon din kami ng ganyang subject sa ECE. Pero ayun. Statics and thermo, wala pa, Lodi. Okay, that's correct. Thank you, Sai. Thank you. So, ito na. Tama na, Lodi Kicks. Bakit po naging ganyan? Kasi nilipat ko yung negative 3 prints 101 idol. Itong negative 3, dinivide ko po. Kasi meron akong expression na y raised to negative 4 dy. So, kailangan kasi natin siyang matransform as a linear differential equation, linear in z. Okay? So, anong next? So, what happens is y raised to negative 4 dy will be replaced with dz over negative 3. Kaya magiging ganito na yan. Yung negative 3, ilagay nyo sa ilalim kasama yung dx. Okay? Minus y raised to negative 3, so that z, so dun sa mga gusto magpaulit, Lodi, pwede nyo nalang panoorin sa channel ko, mga Lodi Geeks, ha? Pasensya na po. So, minus z all over 3 equals x over 6. Okay? May kumakanta po ba dyan? Oo, kapatid ko yun. Pag may naririnig kayong kumakanta, kapatid mo. So, multiply natin both sides by negative 3 para mawala yung coefficient sa ilalim. So, negative 3, negative 3. So, mawawala. Positive na yan. Sir, ij dz over dx. Negative, negative. That's positive z equals negative x over 2. Alright. Sir, bakit po kayo may math sa mundo? Lahat naman ng bagay may reason, Lodi Geeks, di ba? The next time, bablock ko na yun si Ohio. Shoutout sa'yo, okay? Physics idol, oo naman. Kaya lang, more on math mo yung tinuturo natin. Guys, tama po ba yung pag-simplify natin? D po negative 2. Bakit negative 2, Lodi Geeks? What part? San galing yung 2? Ito, negative 3 over 6. Di ba negative 1 half? Kaya negative x over 2 po. 3 over 6 is 1 half sa mga idol natin. Okay? Sir, saan pwede manood ng replay ng live mo? Ito, Lodi Geeks, sa channel ko ay sa James Maling sa YouTube. Etong 3 over 6 is 1 half. Then I carry yung negative sign. Kaya naging negative x over 2. Alright? So, ang tanong ko sa inyo, mga idol, eto tanong ko sa inyo, ano na yung magiging integrating factor natin? Okay? So, the integrating factor will now be e raised to, di ba parang 1 lang siya, guys? 1 lang siya. So, that is 1 dx. So, parang 1 lang yung coefficient niyan, di ba? So, this is equal to e raised to x. Alright? May rational equation to b. Hindi ko maalala kung meron. Pero parang meron akong genmat. Hindi ko lang maalala kung may rational equation. Okay guys, tama po ba? That is e raised to x. Okay? Do you agree? Kailan live ng non-exact day, sir? Hindi ko pa alam, idol. Kasi sa Saturday, magla-live ako. Pero hindi ko pa nga alam yung topic ko. Pag-isipan ko pa. Bukas kasi hindi ako, later hindi ako pwede mag-live. Ano, kasi sasalubong sa birthday ko yun, nagba-birthday ako, nagla-live ako. So, ayan. Ito na, Lodi Geeks. So, that is e raised to x. So, what we have right now is, ganito na siya. So, we have z times e raised to x equals the integral of negative x over 2 e raised to x dx. Okay? Pinasok na ng mga toxic live mo, idol. Okay lang yan, Lodi Geeks, mabayaan mo sila. Guys, tama po ba yung ginawa ni Sir IJ? Do you agree with this one? Thank you, Kay. Thank you so much, mga Lodi Geeks. October 6 pa naman yung birthday ko. October 5 pa lang ngayon. Okay? Hindi, kapatid ko yung dalawa. Ito yung pangalawa, ito yung pangatlo. Thank you, Cesar Wen, for the roses. Thank you so much, sir. Okay, so burahin ko na to guys. Sige, screenshot niya po muna. Okay. Oh, nakikita ko siya. Thank you, Cesar Wen, Lodi Geeks.
Shoutout sa BSECE 2A ng MP Shans. Kakatapos lang daw nila nito, sabi ni Idol Sayla. So guys, burahin ko na muna to, ah. I will just erase this one. Okay? So ano nang mangyari, Sir IJ? So ito guys, agree po ba kayo na kapag in-integrate natin to, this will be integration by parts? That's correct. It is integration by parts. Okay? That is correct. It will be integration by parts right now. Kasi pwede mong ilabas yung negative 1 half here. So this can be written as negative 1 half integral ng xe raised to x dx. Tama po ba? Agree po ba kayo kay Sir IJ? That's the liate. Correct. Galing ni Lager, idol. Idolo. So, ano yung ililet natin u? Diba liate? Nauna si algebraic kay exponential. Nakakaubos ng papel yan, idol. Okay, that's correct. Citronerd. Ang ililet u natin, Sir IJIX. Okay? Yes, pwede namang DI Lodigix. Pero pakita na rin natin yung pinaka-original ng ano, integration by parts. Minsan kasi maarte yung mga prof. Pero kung ako tatanungin, pinakamadali yung DI. Kasi ano lang siya, kinocross mo lang. So we have dv equals e raised to x dx. Okay? Shoutout kay Christiana, sabi ni Kay Lodi. So dv equals e raised to x dx. So what happens is, tama po ba na ang derivative ng u is dx? Du equals dx. Maarte sila. Shoutout kay Ma'am Sophia. Oh, maraming maarte mga professors in terms of the answers given. So v equals e raised to x. Guys, tama po ba itong mga apat na to? In-integrate ko lang to, naging e raised to x. Okay, so let's see what's next. Okay, thank you mga Lodi Cakes. So anong next na gagawin? So that is uv. Lagay natin dito yung form ng integration by parts minus the integral of v du. Alright, so we have x e raised to x minus the integral of v, which is e raised to x. Ang du mo ay dx. So ano nangyari? Siya second symptom to this. So we have x e raised to x minus e raised to x. Right? Kaya lang may negative 1 half ka dito. Guys, so tandaan natin may plus c pa yan, ha. So lagay ko na yung negative 1 half mga idolo plus c, which is yan yung right side natin. Ito guys, tatakpan na ni Sir IJ. Tama po ba yan yung magiging right side natin? Ito yung right side natin. Nakasunod, yung in-underline ko po. Okay? So what happens next? Engineer po, Lodi Cakes eh. So, gawin natin. Ito, burahin ko lang to guys. Ayan. Sir Apollo, sabi ni Apollo, Sir, bobo ko sa mat, pero pag ikaw nagtuturo, ganda makinig. Thank you so much, idol. So, yung z natin is, tama ba yung z natin is y raised to negative 3? Tama ba, guys? Guys, ano yung value ng z natin? Di ba y raised to negative 3 siya? Tama po ba? Tama ba mga idol? Okay, buti naman naalala ng mga Lodi Cakes natin. Good job. Okay, shoutout kay mga Finoy. Nakita rin kita Lodi Cakes. Parang ngayon ko lang nag-comment. So this is y raised to negative 3 multiplied by e raised to x equals this one, negative 1 half. Tama? X e raised to x minus e raised to x plus the constant c. And to get rid of the y cube, so multiply both sides by y cube, mga idolo. Or pwede rin 2y cube para mawala yung 1 half. Pwede rin naman. So that is multiplying by 2y cube. So ano na mangyayari, Sir IJ? Eh, pwede na pala, kita na pala yung sa kanan ng board natin. Wait nga, pwede na pala dito. Kita na pala siya. Kala ko kasi hindi. So gawin natin. So, di ba naka-plus yan, mga idol? So, multiply natin both sides by 2y cube. Nakasunod po ba? So, maka-cancel tong y cube. So, that is magiging 2e raised to x equals 2 divided by 2. So, that's
positive 1 times negative 1, so that's negative 1. Negative y cube, common yung erase to x, pwede mo rin ilabas. X minus 1 plus c y cube. Ito na yung sagot natin. Ay, hindi load degree, so hindi nag-engineering mga kapatid. To IT, puro IT. Ganun. Ako lang nag-engineering sa amin. Okay, ito na yung magiging final answer nyo. Or other expression or equations na parehas nito. Sige guys, baka may tanong kayo, baka tanongin nyo na naman. 2 times C, that is still a constant. Ay, shoutout kay Sir Nixon Seradilla, Engineer Lodi X. Corgi Lodi. Hindi, idol. Ano yung kaya, tropa peps kayo si Nixon? Send ako 3 lion boss, basta bata ka. Hindi ako Lodi X eh. Hindi ako nagaano. Thank you kay QWERTY6.2. Hindi ako nagbabatak. Nagbabatak lang ako sa mat. Guys, nagets po ba ito? Mga Lodi X, are we all clear? Anong hint? May real idol since high school. Lala, sino kaya to si QWERTY6.2? Pero thank you so much, Lodi X ha. Sige guys, if may questions kayo or clarifications, pwede nating i-discuss. Anong sabi ni ano ni EJ? Anong part yung loading X? Minultiply ko lang idol to. Both sides by 2y cube para mawala yung ano y dito. Okay, anong hint kung kailan ka gagamit ng Bernoulli? Usually kapag matataas yung exponent ng y or ng x. Kaya lang kasi ano yung loading X? Sa totoo lang, mahirap din na magbigay sa inyo ng advice. Especially, marami kasi yung forms nyan. Saan ka nag-aaral, Lods? Pag walang n kasi, idol, pag walang value ng n, ano, tawag mo dito, paring prince, ano na siya eh, magiging linear na lang siya normal. Linear di na lang. Lan, nandito na nire-review ko. Shoutout sa'yo, Ma'am Tel. Tips sa statics of rigid bodies, masterin mo yung free FBD. Tapos kailangan alam mo kung ilan yung reaction sa mga roller, sa mga pin, diba, sa mga hinge. Okay? May computer programming kami, Lodi Geeks. Kakabilib mga taong ganito, hina ako sa math numbers, pero sad ko hindi nyo ako nadadaya. Shoutout sa'yo, Clores. Ayan. True, sir. Engineer. I'm teaching DE also for 6 years. Ay, shoutout kay Engineer General James Miano. Mahirap talaga magturo ng differential equation kasi kumbaga guys, ako tatanungin, if ever na pumasok ako sa industry ng academe, so tingin ko mahirapan din ako kasi yung iba kasi mahina talaga yung foundation sa differential at integral calculus. Okay? Kakaturo lang ng prof ko nito nung Lunes, ngayon ko lang nagiget. Shoutout sa iyo, Pio. Hindi na siya magiging part ng Bernoulli Prince, magiging linear na siya. So yung mas naunang, mas madaling topic po. Sana makapasa kami ng CE board, sir. Oh, sure yan, idol. Kay idol Lester Ariola. Makakapasa ka. Saan school ka nagtuturo, sir? Hala, hindi, Lodi Kicks. Hindi ako nagtuturo ngayon eh. I mean, nagtatrabaho ako sa software industry. Pero nagtuturo ako sa TikTok tsaka sa YouTube University. Okay, guys. May isa pa ako example. Okay lang ba? Another example. Isa pang example na pin repair si Sir IJ. Is it okay, guys? One more example before we wrap up the evening. Okay? Ang YouTube channel ko, Tel, ito, idol, ay sa James Maling. Okay? Sige, last item. Last item, Lodi Kicks. Guys, ulitin ko, wala po tayong live mamaya. Tsaka sa Friday bukas, kasi yun, birthday ko kasi. So, pahinga muna, Sir IJ. Balik tayo sa October 7, right after ng birthday ko. So, magla-live ako mga around 10 or 10:30 p.m. sa Saturday. Tingnan na lang natin kung DE pa rin yung topic natin. Siguro kung pwede man tayo mag-DE, pwede naman tayo mag-linear. Ano yun? Linear in... Ano nga ba yung topic na yun? Yung parallel tsaka intersecting. Okay, pwede rin naman. Pwede tayo mag-start ng mga non-exact. Tingnan natin mga Lodi Geeks. Thank you sa mga bumabati. Matagal. Mamaya pa naman. Papainom ka ba, sir? Sorry, hindi ako umiinom. Ano tayo, Lodi Geeks eh. Occasion na lang, tas wine lang talaga, ganun. Pero yung inom na beer, wala tayong bisyo, kahit sigarilyo or ano. Okay, electromagnetics dati,
1.25 ako dyan eh. Master ko dati yan. Kaya lang, di ko na inaral ulit. Ewan ko, bakit di ko na inaral. Okay, number 4. Sige, number 4. Last problem for tonight. Y prime plus y over x minus square root of y equals 0. Okay. Sir Transients. Ay, thank you, Nes Love. Thank you so much, Kento. Sir is a man of class. Ay, thank you, Banana. Web developing, hindi idol eh, sorry. After Bernoulli's DE, sige guys, pwede kayo magbigay ng pwede nating matopic kasi hindi ko rin sure eh. Basta ako naman, game naman ako, kahit anong mat. Yung mga coefficient linear, deflection idol, hindi ako si Sofia, patawarin mo na ako idol. Engineer din mga kapatid mo, sir, hindi po eh, ako lang po engineer sa family namin. Yan, pwede naman tayo mag-determination of integrating factor. Di ko pa pala nadi-discuss yan, tsaka yung inspection, right? Yung determination of IF, hindi ko pa nadi-discuss. Yung inspection, I think hindi pa. Yung coefficient, linear into variables, hindi pa rin. So, we can go on with that. Okay? Power factor. Di ba sa E yan, cosine theta? So, anong gagawin natin dito, guys? So, we can have dy. Ay, sorry. Sige, guys. Ano na natin? DY over DX. Kaya okay nga yung birthday ko ngayon kasi marami akong na-achieve. Siyempre, thankful ako sa inyong mga Lodi Geeks. Yung mga na-achieve natin, like naka 100,000 subscribers tayo before ng birthday ko. Tapos nung last Sunday, na-interview pa ako sa 24 oras, di ba? So that's blessing mga Lodi Geeks. Tapos makukuha ko na rin yung silver play button ko maybe in a month. So, ayun, pa-birthday na yun sa akin, okay na yun. Simpleng gift, pero solid na. So, that's plus y over x. Thank you sa mga bumabate, mga iidolo. So, that's plus y over x equals, tama po ba ang square root ng y? Pwede natin itong isulat as y raised to 1/2. Okay, tama po ba guys, yung y square root of y is y raised to 1/2? Okay. So, next. Una kong tanong mga Lodi Cakes, ano yung value ng n natin? Yan ha, baka kasi magtanong sa inyo, sir, what if yung n ko is pwede po ba siyang fractional? Yes, pwedeng pwede. Okay? So, yung n natin is 1/2. That's correct. Good job. Kay Spencer, kay Neslove, kay Citroner, kay Real Chris, kay Angelito. Ayan, nababasa ko na yung mga comment nyo. Nawala na si Ohio eh, kay Toycon underscore Panda. So, si Ohio, pasaway, no? N equals 1/2. Thank you for the gift, Sir Sly Villanueva. Thank you so much, Sir Lodi Geeks. And guys, sino yung nagbigay na isa? Nawala. So we have Z equals Y raised to 1 minus N. So that is 1 minus 1/2. Ilan ang 1 minus 1/2, mga idolo? Nag-cut class yun, sir, pagbasa dyan. Thank you, Maizu. Thank you. Anong 1 minus 1/2? Okay, that's correct. 1/2. Napaka-basic naman, Sir IG. Ginawa mo kami bata. Y raised to 1/2. Alright. Ano derivative ng y raised to 1/2, mga idolo? What's the derivative of y raised to 1/2? So, we have dz equals baba ng 1/2, Sir IG. Thank you, kay 22002200022. Happy Teacher's Day, Engineer. Thank you, Lodi Geeks. So, we have baba ng 1/2, Sir IJ, y raised to 1/2 minus 1, that's negative 1/2 dy. Thank you, AP, for the heart. Thank you, Idol. Ayos yan, ha? Salamat, Lodi Geeks. Happy Teacher's Day din sa mga Lodi Geeks. Guys, pwede nyo rin batiin ng Happy Teacher's Day yung mga ka-study buddy nyo. Kasi, syempre, without them, di ba, hindi naman kayo matututo. Like, kumbaga, minsan, yung mga kaklase nyo, yung mga kaibigan nyo, they guide you sa mga math or engineering lessons nyo. So, batiin nyo rin sila ng Happy Teacher's Day. Ayun. Kumbaga, tulungan lang. Thank you so much for the chocolate, Miss Gold Digger. Thank you po. Tandaan nyo guys, batiin nyo rin sila. So, anong gagawin natin dito guys? What's next? Ano next natin guys? We will multiply both sides by, thank you Vincent for the GG. Inverse function, meron ako nyan sa YouTube channel ko, Lodi Geeks. Madali lang yan. Shoutout kay Jovens Tagarda Pegara. Uy, nasa England siya, nasa Ireland si Idol. Shoutout sa'yo, Sir Jovens. Shoutout, Lodi Geeks.
Antayin na lang namin, sir, yung ano, pa corgi nyo. Charot. O, tulungan lang mga Lodi Cakes. That is the real essence. Kumbaga, no money sa island nga, sabi nga nila, diba? So, as much as possible, if you are dealing, or if you are taking, or currently taking engineering, much better na may mga circle of friends ka na makakatulong sa'yo in terms of your academical, ano, diba? Like, yung mga academics, yung mga studies mo, mga subjects, hindi yung ililid ka sa kung saan masama. Doon tayo sa mabuti lang. Thank you, Diane, for the Happy Teacher's Day. Okay. Good. Oy, congratulations, Engineer Ash, ha? Okay, that's correct, Spencer. And line, sino to? Si Shin underscore LX Nelly. So, multiplying by y raised to negative 1/2 both sides. So, what will happen, Sir IJ, is this will now become y raised to negative 1/2 dy over dx. Ilan to, guys? Pamultiply nga po. What is y multiplied by y raised to negative 1/2? Can you multiply this one? Hindi ko alam kung ano mas mataas na degree, pero parehas lang naman yan, bachelor's degree pa rin. Okay? What is y raised to negative 1/2 times y? Hindi ako civil engineer, ano, Tel? Patawarin mo ko, idol. Christel.Marie. Patawad, Lodigigs. Okay, that's correct. Ay, negative 1/2 ba, idol? Neslav, I think na mali sa sign si idol. Okay, that's correct, Jovens. It's y raised to positive 1/2. Mas malaki ang 1 kay negative 1/2. Grade 8 topics. Pwede naman, sobrang basic lang yan. So, plus y raised to 1/2 over x equals... Eh, wait lang, medyo hindi pantay-pantay. Ayusin natin. Ayusin ko lang mga loading eggs, ha? So, pag minultiply natin, so we have y. Ayusin ko lang yung pagkakapantay niya. Y raised to negative 1/2 dy over dx, okay? Plus y raised to 1/2 over x equals 1. Yan. M-top ba yan, sir? Hindi po, Lodigigs. Pero kapag nagkaroon ng M-top, pwede ako magturo ng sa mga aspiring math wizards din kagaya ni Sir IJ. Ayan, yan. Batak na batak ako sa mga math competitions nung high school and college ako. Kaya pwede rin ako mag-share ng mga techniques ko, lalo sa mga paano kayo maging math wizard pa, mas gumaling pa sa math, especially sa mga advanced topics. Okay, so anong gagawin natin? Thank you, Maki. Ang ganda naman ng comment ni Idol. Pag nakikita ko si Sir, parang masarap makinig. So, ano yung y raised to negative 1/2 dy? So, ang gagawin natin dito is, eto, multiply natin yung 2 sa left side. So, magiging 2dz equals y raised to negative 1/2 dy. Guys, tama po ba ito? Papalitan ko ng 2dz, right? Do you agree? This will now be 2dz over dx. Okay, thank you, Greet and Lager, Spencer, Maizu, thank you so much to those who are still active, right, as of the moment. Plus z over x equals 1. Kasi ito, z to mga Lodi Cakes, di ba? Ito yan eh, this one. This is z equals y raised to 1/2. Okay? So guys, anong gagawin natin? So syempre, Sir IJ, dapat walang 2 yan. Palitan natin, or multiply both sides by 1/2. So, we have dz over dx plus 1/2 ng z over x equals 1/2. Okay? Sir, what time po nag-start live? Yung mga 11:30 na nata or 11:35. So, yan na guys. Ano magiging integrating factor natin dyan, mga iiidolo? Angas nyo, sir, sabay mga live mo sa topic namin ngayong second year. Oh, actually, yan talaga favorite kong i-live, mga differential equations, differential calculus, pwede rin namang mga integral, etc. Kahit ano. So, ang magiging integrating factor natin is e raised to the integral of 1 over 2x, right? Kasi ito yung z natin, tatakpan natin. So, that is 1 over 2x dx. So, ano integral ng 1 over 2x dx? Sino makakasagot? Sino makakasagot mga idolo? What is the integral of 1 over 2x dx? Anyone? Oh, kasama din idol, pwede sa real math wizard yan. Sa regional math wizard. Ano integral ng 1 over 2? Ang galing ni Prince, batak na sa integral. 1/2.
ln x. That is correct. Kasi pwede mong ilabas si 1 half. And 1 over x is ln. So that is e raised to 1 half ln of x. Which can be written as e. Okay guys, makinig ha. Ln ng x raised to 1 half. So tanggal ng e tsaka ln, ang x raised to 1 half is also equal to square root of x. Pero sige, gawin na lang natin ganyan. Ito na yung magiging integrating factor natin. X raised to 1 half. Sige guys, screenshot muna sa mga gusto. Thank you follow friends. Thank you so much idol. Sabi ni Lodi Geeks, dapat ganito yung binibigyan ng gifts. May aral na matututunan. Sige lang Lodi Geeks, ano na lang yan. Parang sharing is caring na lang. The kindness you put into the world has a way of coming back to you. Diba? Ganun na lang yan. Thank you Polaris for the coffee. So ito yung integrating factor natin. Sige guys, screenshot nyo na po ha, kasi buburay na ni Sir IJ. Thank you sa mga nagbibigay kay Prince, kay Polaris, sa Fire. Yes, may exact din ako kagabi, nag-live ako Lodi Geeks. So anong gagawin natin? Burahin ko to? Burahin ko to ha. Basta tandaan nyo po yung mga value natin ha. Binura ko yung left side natin. So we have x raised to 1 half, so that is z. Times x, so that's times x raised to 1 half equals the integral of, eto 1 lang to, diba? So 1 times x raised to 1 half. Tapos, ay di, 1 half pala tong nasa right side natin. Sorry, ito pala, no? So that must be 1 half. I'm really sorry mga idol. Dx. Ayan. Guys, tama ba? Ito yan. Kasi 1 half siya. Kaya minultiply ko siya dun sa integrating factor natin. Nakasunod po ba? May Laplace? Yes, Lager. Meron ako Laplace. Check mo, idol. Laplace transformation. Okay. Hala, Lodi Geeks. Patapos na po ako. Pasensya na. Hindi ko na siya mauulit. Pero upload ko naman sa YouTube channel ko. Guys, tama ba yung ginawa ko? Tama po ba mga idolo? Before ako mag-integrate, ito yung 1 half, minultiply ko lang dito. Tapos ito yung integrating factor. Okay. Ano yung integral nito? So that is z times x raised to 1 half equals, labas natin yung 1 half, applying the power rule, x raised to 1 half plus 1 over 1 half plus 1 plus c. Burahin ko lang para kita nyo mga idol. Wala pa akong circuits, wala rin akong hydraulics. Sorry guys sa mga nagtatanong if may hydraulics ako. Wala po. Kasi easy Sir IJ, wala kaming ganung subject. Okay? Hala Nizel, sorry Lodigix. Pwede mong panoorin na lang sa replay. Guys, tama po ba yung pag-integrate ko? Do you understand mga Lodigix? Thank you kay Banrix Dave James. Shoutout sa'yo idol. Ilan ang 1 half plus 1 sa mga idolo natin? Z x raised to 1 half. Ilan ang 1 half plus 1? Thank you Margaret. Thank you Olo Digigs ha. I really appreciate po yan. Okay, that's 3 halves. So we have 1 half. Ito dahil 3 halves to, tama ba marireciprocal siya? So that will now be multiplied by 2 thirds x raised to 3 halves plus C. Okay? Guys, nagets po ba itong 2 thirds? Saan galing? Naintindihan po, saan nang galing? Wala, hindi po ako nagtuturo sa school, idol. Chill lang tayo mga idol. Parang ano lang tayo, tropa-tropa lang tayo dito sa live natin. Always yan kay Sir IJ. Okay, so naiintindihan. So we have, ano yung Z natin kanina guys? Sa mga nag, naalala nyo ba yung representation natin ng Z kanina? What is our Z? Oh, that's 1/3 Murphy. That's correct. 1/3 yan, idol. Ano yung Z natin kanina? Di ba yung Z natin yung y raised to 1 half? Am I right? Tama ba yung Z natin yung y raised to 1 half? Sa mga nakaalala? Ito siya, di ba? Okay, thank you, Lager. Ha? Buti naalala mo, idol. So, pwede mo namang gawin is yung Z palitan mo ng ano, y raised to 1 half, sorry. So, that is y raised to 1 half times x raised to 1 half equals 1/3 x raised to 3 halves
plus c. Okay? So, di ba ang y raised to 1 half, square root ng y? Di ba mga Lodi Gates? Tapos itong x raised to 1 half, square root of x. So, siguro, kung gusto nyo na may matira dito na y lang, so, pwede mong gawin, divide mo to both sides by x raised to 1 half. Or that is square root of x. Pwede yan. Kung baga, ang matitira dito sa left side is, ito, makakancel. So, that is y raised to 1 half equals 1 third. Ilan to guys? X raised to 3 halves divide square root of x. Paki-divide nga sa mga batak mag-algebra dyan. Tama ba x lang yan? That's correct, Justin P57. Good job, Lodi Geeks. X raised to 1 yan kasi 3 halves, ito 1 half. 3 halves minus 1 half, that's 1. Kaya x na lang yung natira. Gagaling ng mga idol natin. Mga pwedeng-pwede maging engineer. Tapos, ito, wag kakalimutan yung divide nito. So, that's plus c over square root of x. O kaya, pwede nyo itong palitan kung gusto nyo, square root ng y. Kung hindi naman maarte mga professor nyo, pwede na yung sagot na yan. Kung gusto ng professor nyo na ganito, sige, pakita ni Sir IJ yung mga possible answers. If maarte ang professors nyo, pero kung sa akin yan, okay na yan. Kung maarte yung mga professors nyo, pwede nyo siyang gawin ganito. I-square nyo both sides para mawala yung 1 half nito. Ayan. So, pwede mo na lang siguro na gawin na y equals the square of 1 third x plus c over square root ng x squared. Ayan. Pero kung ako tatanungin, okay na ako dito. O pwede rin rationalize idol if maarte talaga yung prof mo. Actually, yung mga rationalize na yan, pwede yan sa mga junior high school. Pero pag sa mga ganito, pwede rin namang hindi. Na kaya lang kasi yung ibang professor, sobrang arte. Sige, rationalize natin. Or, kung gusto nyo ito yung rationalize, that is y equals 1 third x plus c square root of x over x squared. Ayan. Basta kung ako ang prof nyo, okay na ako dito. Kung ganito ginawa nyo, okay lang din. Kung ganito, nakarationalize, okay lang din. O, depende rin sa choices. Agree ako kay, ano, kay Tel. Kay Crystal Marie. Pero guys, so far, ano na ba? May na-recall po ba kayo for tonight? Ayun guys, sige. Continue natin yung differential equations natin on Saturday, ha? Sige, screenshot mo, Lodi Geeks. Paalis ako sa ano. May checking. Kung may checking yan, idol, sobrang tagal gawin. Actually, kung baka kung prof mo ako, Spencer, matik yan. Grade mo sa akin, 1 o 1-2-5 lang, idol. Kasi alam ko, magaling ka, tsaka nakikinig ka. Saturday, 10:30, Lodi Geeks. Nasa bahay naman na ako nun. And tapos na celebration. Friday lang naman birthday ko. Sige guys, pag may question kayo. Kaya nyo po ba balancing sa science? Chemical equation, parang math lang naman yun, ha? Di ba? Wala na po kayong reward sa mga audiencer. Actually guys, wait lang ha, announcement lang. Sa mga nandito pa sa live natin as of the moment. Wait lang, kausapin muna kayo ni Sir IJ. Next time, sige mag-higher order tayo ano. Nag-difcal na rin ako, Tel. Marami na rin ako difcal na ano, na mga playlist. Nag-live na rin ako ng difcal last year, like yung mga maxima minima, yung mga related rates, etc. Yung separable, tapos ko na siya, renegades eh. Pero guys, may announcement pala ako ha. Hindi ko sure kasi bukas ata, baka dumating yung delivery ng ano. Yung delivery ng Outsmart. May nagbigay kasi sa akin ng Outsmart the board exam. Kumbaga mga tips siya sa board exam. Paano mo ma-ace, paano yung mga proper mindset, conditioning. When it comes to the preparation sa mga board exam. So tatlo yung book na makukuha ko. Paparaffle ko lahat yun. So most likely baka sa Friday ko siya iparaffle. Kaya hindi rin ako magla-live sa TikTok kasi baka mag-live ako sa page ko saglit. Although kahit birthday ko yun, okay lang, magla-live lang naman saglit. Magi-giveaway tayo ng tatlong Outsmart the Board Exam na book. Ayun po, pasasalamat na rin ni Sir IJ, pa-birthday ko na sa inyo. Dahil birthday ko ako mabibigay sa inyo ng book. Ayan, follow nyo lang ako sa page ko. Yung page ko sa Facebook, eto rin, kaya lang lagyan nyo lang ng engineer. Engineer ay sa James Maling. Ang software, sa software po yung work ko, software engineer.
Okay, Newton's Law of Cooling, sige Lodi Kicks. Saan ka po nag-review sender? Dati sa ano, Edge tsaka sa Perk. Isiya ko Ruth. Shoutout kay Ruth. Isiya po si Sir IJ, Electronics Engineer. Magkano bili mo sa whiteboard? Di ko na maalala, Lodi Kicks. Parang 1,000 plus ata. Kailangan ko yan, sir. Follow nyo ko, guys. Ikaw, Ruth, pwede mo kayo follow sa TikTok, sa page ko, or sa profile ko. If gusto mo ng mga tips regarding sa mga boards, okay, ganun na ako. Ikaw bahala, Lodi. Did you know why Santa go to music school? Yan, may mga lap trip na. Nag-homogenous na ako, Nestlove, nung isang gabi, idol. Ayan, guys, sige. Entertain na lang tayo saglit ng questions before we end the... Before we end the live. Okay. Lisensyado ka po. Yes, idol, 2012 pa. Yung ID ko nasa wallet ko. Ano po, sir, recommend na calculator for ECE? Sige, guys, lagay natin yung mga calculator recommendations. Hey, thank you so much kay Joanna Marie Azul. Thank you, Lodigix. Yan. Hey, thank you so much, Mark Linara. Guys, kung ECE kayo, Electrical Engineering or ME, so ang pinaka-advisable na calculator na gamitin nyo is FX570 ES Plus. Second edition, if you are, ano ah, ECE, ME, o kaya ano to, ECE, EE, o kaya ME. Hindi ko kasi alam sa Chem-Eng eh. Pero kapag CE ka, Lodigix, yes, basta ano yan, root, transparent. Transparent yung casing root ha. Don't forget that, Lodigix. Kasi kapag hindi transparent, ano eh. Ewan ko, kasi parang inisip nila, baka may something na daya. So if you are CE naman, hindi ko sure kung sa Chem-Eng applicable din to. Parang sa Chem-Eng din ata, pero hindi ako sure. For CE, so ang recommended ko is yung Canon 789 SGA. Ayan. Ayan po. Ayan, kay Fanfan na ata, meron daw siyang ano, yellow box. Sa Casio, sir, ano po maganda? Ito, for engineering, Lodigix, FX570 ES Plus, second edition. Bawal yung may solar. Alam ko parang pinagbawal ata, Lodigix eh. Matprof po ba kayo? Hindi. Idol. Ano lang ako, mentor lang ako sa YouTube tsaka sa TikTok. Oh, kakaban lang ng 991 ES. Matagal na yan, idol. Dapat na-informan lang kayo. Hindi ko sure ang hilito eh. Hindi ata ito ginagamit sa CE. Parang ito yung pinaka-allowable. Although madali naman to, napaka-handy naman siya. And ano naman siya, anong tawag mo dito? Yung madali siyang gamitin ng natin. Yan, real underscore please, ang gamit ni Idol is 570 ES Plus daw. Sabi ni Idol, engineer. Sir, wala kang plano mag-prof. Wala, Idol eh. Sorry. And guys, pero guys, so far ba, kamusta kayo sa live natin? I mean, are you learning ba? Or, I mean, ano ba? Ano bang impression nyo kay Sir IJ? Pero alam ko naman guys, naiintindihan ko naman, if may times na mga nabibilisan kayo, I understand that, syempre, magkakaiba naman tayo. But I'm trying my best naman para ano, ituro sa inyo yung mga pwede ko ma-share. Pwede na kayo magturo sa Harvard. Uy, thank you so much, Ma'am Belinda. Thank you, Idol. Nakapag-advance ako sa engineer. Thank you din sa'yo, Ting, ha? Yes, sir, 10 out of 10. Thank you, Lodigix. Thank you sa'yo, Banana. Anong field po ngayon? IT, Idol. Sa, ano ako, sa software industry. Master Plumbing, hindi ako CE, Idol, eh, or ME. Ask ko lang po yung recommended na cycle for LET. Sa LET, Idol, ito, FX570 ES Plus. Thank you, Prince 101. Variable sa parable, tapos na ako dyan, Idol, eh. Pero pwede mo i-check sa channel ko yung mga replay. Para may guide ka. 6 digits? Most likely, ganun. Yes sir, ang dami ko pong natutunan kahit ng engineering student ako. Uy, keep it up, Nesla ba? Nakakatuwa yung ganyang kagaya mo. About sa Karen. Anong Karen Christian? Thanks talaga sa'yo, Sir IJ. Dami kong natutunan sa'yo. Shoutout sa'yo, future chemical engineer. Sino to? Si Melvi.enough. Stats Pro ba? Sige, one of the, ano, sa mga susunod mag-pro ba tayo, mag-EDA tayo. Ikaw din suggest ng prof namin na panoorin, sir. Oh, sinong prof? Saang university ka, Sir Vanrick? Thank you so much sa prof mo, Idol, ha. Pwede po ba arithmetic series? Meron akong ganyan sa channel ko, Idol, eh. Siguro ang suggestion ko sa mga junior high school topics kay Sir Gon.
yun, sobrang daming subscriber ni Sir Gon kasi more on high school yung topics talaga ni Sir. Teacher Gon. Sa Ilocos, uy, shoutout sa mga taga Ilocos. Sayang Sir IJ, ngayon ko lang nakita live mo. Thank you AP for the ano, for the roses. Thank you Idol. Thank you Idol. True or false topic, Sir? Saan company ka mo? Siva Logistics, Idol. More on supply management and ano, logistics. Econ, wala pa AU eh. Pasensya ka na, Lodi. FABM hindi. Sir, paano mo po natutunan lahat ng kaalaman sa math? Heinrich, inaral ko siya. Pero kasi sabi kasi ng mother ko, ng mommy ko, inborn na raw sa akin. Sir, hindi po kayo mag-number theory. Pwede naman, kaya lang kasi wala siya sa engineering. Isiya ko, Kuya D. Hello po. Functions naman. Tingnan natin, Idol. Wala akong aero, Idol. Hindi ako aerodynamic engineering. Electrical circuits, hindi ko sure, Lodi, wala akong ano, wala akong guide. Ikaw pa din kasi pinapanood nila nung nag-aaral pa sila, Sir. REE passer sila. Thank you, Idol. Sir IJ Chemistry po. Yay, wala tayong reference yan, Idol AP. Bigyan mo ako ng book, Sir Lodi Geeks Paul. Sinalban yung college life ko. Uy, shoutout sa'yo, that guy Zeno. Thank you, Idol, ha. O, laban lang, tama si Strawberry underscore Jam. Sir Peñas Days, oo naman, Sir Peñas pa. Prof ko rin yan eh, pero sa ano namin siya prof, sa Advanced Engineering Analysis 2, yung sa Advanced Math. Favorite ko yan si Sir Peñas, ang bilis magturo, pero ang solid. Kailangan talaga mabilis ka rin makasabay, pag hindi medyo mahuhuli ka talaga. May mga EST topics ka ba, Sir? Wala pa, so far kaya di kasi hindi ko na talaga tinuturo yung major ng ECE. Hey, thank you so much sa mga Lodi Geeks natin. Ma'am Cornelio yan, prof. Siyempre, napaka-solid yan. Uno tayo dyan eh, kay Ma'am Cornelio. May times na nahirapan kayo sa mat. Parang never ko na-encounter yun. Pero parang once lang ata sa mga stat lang, nahirapan ako mag-frequency. sa mga nagtatanong pinaka-lowest score na nakuha ni Sir IJ sa isang quiz during my college days, 35 over 200. And pinaka-lowest score ko yun, first quiz ko dati, 35 over 200. Sa isang, namali ako ng frequency actually, dun sa ano, stat. Sabi ko, yari. Pero yung mga next exam, pinerfect ko na. Stat po, tas puro proba kasi, kaya na. Sap po, magandang sap. Ano po hardest topic sa inyo sa MSTE? Parang hirap kasi ng MSTE eh. Yes, PLM lang sa kalam, sabi ni MJ Pastrana. Shoutout sa Lodi Geeks, MJ Pastrana. Si Lodi Geeks pala to. 5 over 80. Naku, okay na ngayon eh. Yung 1 nga, masaya na sila eh. Ano po review center niyo, Sir? Dati, nagturo ako sa Falcon. Ngayon, nagtuturo ako sa Falcon, pero part-time lang sa civil. Sa ECE, wala. Sobrang solid mo siguro maging prof. Hindi ko alam, Idol eh. Kumbaga siguro next life, no? Kumbaga next life. Shoutout sa iyo ano, Gigi Ree. Thank you Lodi Geeks for dropping by our live. Lodi circuit analysis next time. Saan ka na ba siya, Sir? Latin honors, yes, cum laude po sa Sir IJ. Yes, 2012 elementary valedictorian high school sa Lutotorian College, cum laude sa engineering ECE. Shoutout daw si Ate. Shoutout si Ate Cherwin. Shoutout sa Ate Cherwin. Thank you so much. Yung coffee natin next time na lang. Pag nakadaan ako dyan. Part-time ka sa OLFU. Kailangan ata dyan mga may masters, Idol Spencer. Sir, anong ginawa nyo na product nung nag-research kayo dati? Hydroponics. Teacher ka na, Idol? Hindi po. O, pag nagka-score ka lang talaga no, sa engineering, kagaya ng mga classmates ko, okay na yun. Sir, IJ Carnomap. Uy, Carnomap. Nakalimutan ko na pero madali lang naman siya kung aaraling ko ulit. Sir, na-excite po ba kayo pag magsusolve? Siyempre, matik yan. Kumbaga yun yung motivation ko eh. Kumbaga, pag nagsusolve ako, gusto ko marami ako nasusolve everyday. Kakapanood ko lang na. Shoutout sa'yo, JM Buckets. Di na kayo, sir, nagmaster? Hindi na, idol eh. Focus na ako sa ano, trabaho ko. At least nag-enjoy pa rin naman ako na nagtuturo sa inyo through my YouTube, TikTok, Facebook. Normal lang ba maka-zero sa termo? Naku, normal yan. Laging maraming zero sa amin dati sa termo.
For ME, pwede, hindi ko sure yung mga ibang recommended sa ME, Alex Nelly. Sir, kailan ka magka-cutting list? Anong cutting list idol? Binary, one or zeros. Shoutout kay Uwu. Good night sa'yo, Ina underscore QWERTY. Lodi Geeks. Good night. Then, laking tulong nyo talaga, sir. Thank you, Kuya D. Sir, favorite Dota character? Lion, syempre. Kasi, ikaw si Lina Inverse Idol, eh. Papa Laguna Blade ko muna sa'yo, tapos ako pa finger of death. MST1, ano yung MST? Eh, tips sa statics, FBD, masterin yung FBD. Free body diagram, tapos ilan ba yung mga reactions sa mga roller, sa mga pin, sa mga hinges, etc. FBD napaka-importante. Tapos ang pinakakailangan master mo dyan sa statics, kailang ka gagamit ng cosine ng sine kapag along the vertical yung mga angles or along the horizontal, lalo pag naging inclined pa yung plane. Kailan ka magta-topic ng rigid bodies, Lods? Wala akong reference as of now eh. Tips po sa board exam, kailan ka ba magbo-board route? Machine design, wala akong ganyan subject, Lodi Geeks. Siguro guys, mga 5 minutes na lang, sige, enda natin yung live. Gumaling sa analyzation, more problems, Lodi Geeks. More problems, especially word problems, para mas mahasa yung analyzation skills natin. Sir, kung hindi ka engineer ngayon, ano po karoon nyo ngayon? Kung di ako engineer, siguro ano ako? Accountant. Dati yun yung trip kong course nung high school ako, pero nagbago nung sabi ko, ay, mas maganda pala engineer. Parang ganun lang naisip ko dati. Shoutout sa mga graduating na BS Mechanical Engineer. Sige Ruth, pwede ka naman mag-drop by sa akin, mag-drop ng message if ever, and pag hindi ako busy, replyan ko, idol. Hydraulics, hindi idol, wala akong ganyang subject, GAG. Nag-top po ba kayo? Hindi, Lodi Geeks. 95 yung top 10 dati, 94.4 lang yung average natin. Ah, sige, sige. Screenshot ko, screenshot mo, idol. Sorry. Ayan. Tips for rational inequality. Meron ako niyan, Takashi, sa channel ko. Check mo sa general mathematics playlist ko, Lodi Geeks. Check mo yung sa general mathematics playlist ko. Meron ako rational inequality. Mag-i-enjoy ka dun paano ko in-explain. Sir, saan kaya may equation na may sagot din? One ko kasi mag-try. Anong gamit mo ba, Cheer? Lodi, anong gamit mo? Sa ITS, malaking sahod dito. Tips for DE, master mo yung integral and differential calculus. Sir, may own book ka po ba? Actually, dati meron, kaya lang yung pang ano siya, pang high school lang, mga pang math wizards. Uy, thank you so much, Rons, for the roses. Thank you so much, Miss Rona Bells. Thank you, Lodi Geeks. Sir, engineering lettering naman po, yoko niya na ito. Pero uno tayo dyan, ha. Back to back uno yan, Engdraw 1, Engdraw 2. Thank you, Rons, for the heart. Thank you, idol, ah. Shoutout yan, si Miss Rona Bells. Strength of material, sige, one of... Try natin, Lodi Geeks, once na, ano. Ay, tapos pala, guys, sa mga nandito pa. Sige, Lolol P, thank you so much, Lodi Geeks. Isipang mayabang nandito. Shoutout sa'yo, idol. Ayun, guys. Ano pala, reminder lang, guys, ah. Baka kasi, at least, constant nating i-remind. Sa first week ng December, merong parapol si Sir IJ na 25 na engineering math books. So, follow nyo na lang ako sa page ko, mga Lodi Geeks. Popost ko yung mechanics. Ulitin ko, 25 na engineering math books yung papamigay ko. So, ayun, wag nyong sayangin yung chance kasi sobrang dami naman yung mananalo. And hopefully, isa kayo dun. So, sumali kayo, mga Lodi Geeks. For free lang naman yun, siguro. Kailangan nyo lang na nakasubscribe sa channel kayo, etc. 25 engineering math books yun, as in. So, yung iba, back to basics, yung iba, mga advanced, like, mga calculus na, differential equations. So, I hope, libre yun for free. Humanities po. Ayoko na, idol. Ano ba course mo, Kuis? ECE po, Electronics and Communications Engineering. Uy, thank you so much kay Sir Don Alvarez for the confetti. 100 coins po yan. Thank you so much, sir. Dami yan, sir. Sana marami pa kayo matutunan sa mga susunod na live natin. Sali ka, Takamashi. Sir, dapat po ba lagi naka-degree mode sa cycle pag try ko? Hindi naman. Depende kasi sa given. Minsan naka-radiance. Double check mo lagi. Here in France Elementary. Hello, grabe.
May calculus na sa elementary. Thank you so much for that information, Miss Ronabel. So, that's... Wow. Grabe naman yun. Elementary pa lang daw sa France, may calculus na. Grabe. Thank you pang mayabang for the gift. Thank you, Idol. Yan, ano na yan? Engineer na ako, bro, 2018. Nakakatuwa yung gantong live. Thank you, Engineer Don Alvarez. Appreciated ni Sir IJ yan. Mga co-engineers pala natin to eh. Kakatapos ko lang po i-watch yung homo, hindi nyo yun, midterm po namin. Kamusta ka naman, Aris, dun sa mga videos natin? Sir IJ, anuiti po, please. A multiplied by 1 minus 1 plus I raised to negative N all over I. May YT vid ka nito? Yes po, Lodi Geeks, meron po. Pag-aaral ng annuity sa engineering economy. Dapat alam mo lang kung kailan siya ordinary, kung kailan deferred yung annuity. Annuity do. Square root ng 169.13, Idol. Tapos na kayo sa Bernoulli. Yes, kanina, Lodi Geeks. Good luck sa iyo, Miss Rona Bells, and I'm rooting for your success po, and ingat po kayo dyan kung nasaan man po kayo. Midterms na namin. Anong YT video, Tangkong 23? Good luck pala sa mga may midterms. Ito yung YouTube channel ko, guys, ay si James Maling. So, 100,900 plus na tayo subscribers natin. License ka na ba, guys? Yes, 2012 pa, Lodi Geeks. Actually, kakarenew ko nga lang ng license last year. Mercy po, sir. Uy, galingan mo, Miss Rona Bells, and ako po ay praying for all the best po. Age problem po, techniques. Table method. Sir, tips naman po, paano mo saan mag-solve ng maraming problem. Anong PS? Sino po ba nagpauso ng D? Alam ko si Newton ata nagpauso nito eh. Si Sinyo, si Isaac Newton. Di ko alam kung si Newton o si Leibniz, based on history. Ano po work nyo ngayon related po sa IT? Ah, problem set? Kailangan marami kang resources, heavy. That's the thing na pwede kong i-suggest. Siguro magtuturo din ako ng mga ano, paano gumaling sa ibang topic ng math, like yung mga sumasali sa international math competition. Siguro magbigay din tayo ng mga ganong time para sa life. Electrical drawing, hindi po, Idol eh. Sir, any tips sa pagre-review? Fresh graduate po sa CE. Siguro balikan mo na po agad yung mga fundamentals mo, engineer, para at least before ka sumabak sa mismong review, strong na yung foundation mo. Kasi for sure, siguro nung college may mga times talaga na hindi solid yung pagkakaturo ng mga professors mo. Shoutout kay Christian Jake na mamaw na BSME 4th year. Sabi ni Ayur. Good night, thank you Takao 10969 underscore Mashi. Hindi po ako sa DepEd. Best school for engineering, Idol? Hindi ko alam eh. Nasa paano yun, nasa preference nyo po yan. Anyway guys, kita-kits po tayo sa ano ha. Siguro I'm wrapping up the live right now. And guys, kita-kits po tayo sa ano, sa Saturday, and thank you so much dun sa mga nagbigay ng gift. So ano na yan, parang birthday gift nyo na kay Sir IJ. Really appreciate that. Thank you din kay Cheer ha. Cheer, sana next time magagawin na kitang moderator. Yan si Cheer, gagawin ko ng moderator yan si Idol next time. Para ano, pag may makulit si Idol na bahala. Ayan. Pero yun mga Lodi Geeks. Guys, thank you so much to everyone who are always on our live. Especially yung mga natututo, mga nagkakaroon ng idea, nakakapag-advance, nakakapag-recall, refresh. Maraming maraming salamat sa inyo. Shoutout sa Dustin Clyde. Hello, Lodi Geeks. Thank you po talaga. Ang work ko is sa IT po. Thank you po, Miss Rona. Ingat po kayo dyan, Lodi Geeks. Lodi natin yan si Miss Rona. Rona Bells. Ano pang gusto nyo bang, ano bang mga ano nyo guys, ano bang mga gusto nyo i-live sa mga susunod para bigyan nyo lang ako ng idea. Siguro 2 minutes. Thank you po sa finger heart, Miss Rona Bells. Thank you. Pairam talino mo ko eh. Sige Idol, go. Straight, di ilang, kaya nga di talaga pinaka, sa totoo lang di kasi pinaka mahirap para sa in general ah. Sa mga engineering ngayon, di talaga yung pinaka pumapatay eh. Sobra, DE. Thank you din sa'yo, Pio. Sir, baka po, hindi po ko si Idol, pasensya na, Engineer Mary Rose Luna.
Pero I'm rooting for your success, Engineer Luna. Chemistry? Pwede. Kung pwede lang po, hiramin na lang ano. Kaya niya yan, Lodi. Malakas ka naman eh. Malakas ka kay Lord. Good luck sa exam mo, couch potato. Galingan mo, Lodi Geeks. Focus lang. Sana naka-review ka dun sa mga tinuro ko dati, or if ever hindi man, nakapag-practice ka on your own. Guys, good luck natin si Couch Potato sa exam niya. Galingan mo. Thermodynamics, wala na ako reference, idol, patawad. Diba nga, tingnan nyo guys yung nakalagay sa t-shirt ko. With God, all things are possible. So, tandaan nyo yan guys, sa mga nahihirapan, lahat posible, basta gawin mo lang yung part mo. Caltech, pwede rin. Guys, tandaan nyo, teacher, hindi po ako teacher, engineer po. Ayan guys. Thank you, Miss Maria Carey. God bless you always. Christian, yes, born again Christian po. That's right, guys. Electrification. Magkano sahod mo, Engineer Secret? And guys, tandaan nyo, with God, all things are possible. Matthew 19:26. Sama on my way. Sige guys, siguro, sipin din natin kung kailan tayo magano. Mag-meet up. Engineer day job mo, sir. Oh, sa IT po. Software engineer. OMW. Sige, Lodi Geeks. Shoutout sa kay Ma'am Mariah Carey. Para sa inyo po, ano po pinakamahirap na course sa ECE? Para sa akin, communications. Kung major lang, ha. Lods, as lang about integral, identities by parts. Liate lang talaga, Victor Lee lang. Hey, God bless you always, Lodi. Ayan, lagi ako naniniwala sa Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Thank you, Kento, for the greeting. Sa Saturday na po ulit yung live natin. Kasi kung mag-live ako later, mapag nag-alas 12, birthday ko na yun. Pahinga dapat, Lodi Geeks. Yes, agree ako sa'yo, Miss Rons, na nakaka-motivate po mag-aral pag may mga ganitong klase ng live. Kasi syempre, di ba, parang, uy, chill-chill lang. Linear D, tapos na ako. Thank you sa mga bumabate, guys. That's a gift from God. Yes, Nevs. Thank you sa mga bumabate, guys. Anyway, I really appreciate your presence. Thank you, Couch Potato. Thank you, Tram. Okay, thank you everyone, ha. Sana marami pa tayong ma-share. Guys, ito lang ang, siguro, one thing na pwede kong, hindi naman totaling mapapromise, pero yun nga. As long as we're here, guys, I will continue teaching you for free, especially sa TikTok. Gagawin ko yung best ko para, kapag free time ko, syempre, meron naman ako engineer na work sa IT. Pag free time ko, matik, magtuturo tayo sa TikTok, sa YouTube, para at least continuous lang na nakakapagbigay tayo ng free knowledge sa mga Lodi Geeks natin. Shoutout pa rin sa'yo, Miss E.T. et R. N. J. N. P. Thank you din, Miss Rons. Thank you, I'm... Ingat ka lagi, idol. Congrats, sir, sa YouTube mo, 100k na. Thank you. Thank you din, mga Lodi Geeks. Shoutout kay Allison Columna. Tapos na tayo, idol, eh. Pero thank you sa mga greetings, ha. Have a great night, mga Lodi Geeks. Bye-bye. Thank you po. Shoutout kay Allison.